Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nandito na tayo sa ating panibagong series, which is yung Trusting God's Plan. So ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Proverbs chapters 3 verses 5 to 6. So in English Standard Version, nakalagay dito na "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight." So, in Tagalog version naman, or in ang Biblia, 2001, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala, at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, Siya'y iyong kilalanin, at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So, ang main point lang ng Bible verse na ito is for us humans to not fully trust kung ano lang yung understanding natin. Kasi nga sabi, do not lean onto your own understanding. Kailangan magtiwala tayo kay God na we can get through everything through Him only. Kapag nanalig tayo sa Kanya, na kapag ginawa natin yon, nothing can go wrong. And we will even make our lives more prosperous, diba? So, para mas mapalalim pa itong Bible verse natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number one, trusting God is obeying beyond understanding. So, kapag nagtitiwala raw tayo kay God, ibig sabihin, hindi lang natin, kumbaga pinapairan yung pagkakaintindi natin. Kasi minsan, although naiintindihan natin, is maaari pa rin tayo magkaroon ng misinterpretation about several things, especially when it comes to God, kasi hindi naman tayo palaging tama, di ba? Kaya nga sabi, kapag magbabasa raw tayo ng Bible, we must be humble kasi the Bible will humble us in ways na hindi natin ina-expect. So sabi rito, kapag sinusunod natin siya, ibig sabihin, nagtitiwala tayo kay God, hindi lang sa sarili natin. Kasi nga sinusunod natin siya, so nagtitiwala tayo na hindi niya tayo ipapahamak. And kumbaga, ipinagkakatiwala natin yung buhay natin sa Kanya kasi sinusunod natin yung mga salita at aral niya. Number two, our human understanding is limited and short-sighted or near-sighted. So yung understanding natin, unlike sa mindset ni God, is very limited and near-sighted. Kumbaga, kung yung plans natin ganito, yung kay God sobrang haba. Ano siya? Infinite. Ganon. So, dapat hindi tayo magtiwala sa sarili lang natin kung hindi sa plano ni God para sa atin. Kasi nga, yung pinaka-series nga natin ngayon, di ba? Trusting God's Plan. So, we must put our trust in Him and only Him. So, number three, God honoring decision is always the best. So, kapag hindi kasi natin binabatay yung decision natin sa sarili lang natin, ayun pala yung pinaka-best. Kasi nga, kay God lang tayo nagbabase. Sa Kanya lang tayo nagtitiwala. And with God, lagi ko natin sinasabi na nothing can go wrong with God, diba? So, yung mga God-honoring decisions is proven and tested na yun talaga yung mga the best decisions na magagawa natin sa buhay natin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, obey God even when it is beyond our understanding. So, we must obey Him kahit na hindi natin naiintindihan kung bakit ba nangyayari sa atin yung certain situation na yon and kung bakit natin siya kailangan sundin at that very moment. Kasi, marirealize mo rin yan on the process. Malalaman mo rin at may intindihan mo rin yan.
But we must first obey Him. Ayan yung rule number one. Yung sumunod, sumunod at sumunod tayo lagi sa Kanya kasi hindi niya tayo ipapahamak and lahat ng ginagawa niya is para sa atin din naman. Number two, trust God's infinite wisdom and eternal plan. So, ito na yung sabi ko kanina na yung plano ni God para sa atin is napakahaba. Di hamak or di katulad ng plano natin para sa sarili natin lamang. So, katulad nun yung wisdom niya na walang-wala sa wisdom natin kasi yung wisdom niya is, kumbaga, napaka-perfect eh. Walang wisdom ng isang tao na makakapantay dun. So, we need to trust on His infinite wisdom and eternal plan. Lastly, number three, honor God in your decision making. So, dahil we must trust God's plan, in our decision making, kailangan i-honor din natin siya. Sabi nga, diba, dito sa ating Bible verse na in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So, hindi naman natin kaya lang gawin yung mga bagay-bagay or malagpasan yung mga bagay-bagay na sa sarili lang natin. So, we must acknowledge Him. Nang sa gayon, kahit magkamali tayo, maigaguide pa rin niya tayo. Maibabalik niya tayo sa tamang landas. And with His presence, nothing can go wrong, di ba nga? So, we need to trust Him, honor His presence, especially on our decision makings. Kung ang pag-uusapan is yung series natin ngayon, which is yung trusting God's plan or yung eternal plan niya for us.